Hello guys, good afternoon. Ito yung continuation namin sa pag-asikaso ng lupa para taniman ng pitsay na naman dito. Ito yung kanina, phase 1. Ito yung phase 2 namin. Ayan lang yung kamag-anak namin. Siya nagbungkal ng lupa tapos taniman ito ng pitsay. Ito. Itong naka-video lahat yan, yung damo-damo na yan, lilinisin pa yan hanggang doon na malapit sa karsada. Ayan, hanggang dyan. Merong tinatanim yan, yung parang ano, yung may kawayan na maliliit na naka pare-parehong purma. Yan ang sitaw. Bagyo beans. Medyo hindi masyadong maganda dahil, alam mo, natagpala. Palagi kasing umuulan dito ngayon sa Mayana, kaya hirap din ang mga farmers pagpalaki ng mga halaman dahil nasisira sa ulan. Kaya isipan namin na ulitin na naman yung pagtanim ng pitsay. Yan, yung background na yan, yun ang mga kawayan. Ginagamit din namin yan sa paggawa ng breedingan, mga barn, mga kulungan ng manok. Hello guys, continuation sa pag-asikaso namin sa farm ngayon. Ito, dito kami ngayon sa sibuyas. Ito yung tanim namin dati, sibuyas. Yung kamag-anak namin yan, nagbungkal ng mga lupa. Nilinis niya kasi tamnan din ng mga sibuyas. Itong medyo madamo-damo, nilinisin din nila to. Pitsay din, pitsay. Ha? Wala pa daw abono, kaya abonohan pa namin to. Yung iba nito, lalagyan pa namin ng pitsay. Yan. Medyo hindi maganda kasi yung sitaw ang tubo eh. Kaya ito rin. Pareho din yung nangyari dun sa pisto na medyo hindi maganda. Palagi kasing uwan. Yan ang mga problema rito sa mga farmers na nagtatanim ng mga gulay. Pag talagang palaging uwan, ulan, malanta yung mga gulay, kaya nahirapan din ang mga manggugulay. Pero ngayon medyo maganda namang panahon, kaya inumpisahan din nila na magtanim muli ng pitsay. Ito, may sibuyas kami, may ito yung mga kangkong na araw-araw namin kinukuha dahil ipakain namin ng mga manok. Yan, mga saging, may sagingan din kami. Okay guys, thank you for watching. Okay. Hello guys, good afternoon. Hapon na kami naka-video kasi busy kanina umaga. So ito yung ibang portion naman sa farm. Ito yung taniman ng mga gulay. Ayan sila, yung kamag-anak namin, yung nag-garden. Sila nagtanim mga pitsay, sitaw, bagyo beans, meron kaming talbos ng kamuti, kangkong, radish. Pero radish, hindi maganda yung harvest namin sa radish eh. Kaya umpisa na naman kami ngayon magtanim ng pitsay daw. Pitsay ang tatanim nito. Yung binubungkal na lupa. Ayan si Lando at saka yung asawa niya, si Pedrita. Mag-anak namin, taga Mayana. Ito yung binubungkal nilang lupa. Ito, tataniman to. Taniman to lahat ng pitsay. Hindi lang masyadong tubo pitsay last week dahil sige ng ulan kasi. Kaya siguro ngayon medyo uminit-init na taniman nila ng pitsay para baka sakaling babawi sa
nasira mga pitsay last week. Okay. Ayan. Okay, pus. Okay. Hello, guys. Ito. Nag-umpisa sila ngayon ng tanim ng pitsay. Ito yung mga kamag-anak namin dalawa, mag-asawa na nagtanim ngayon ng pitsay. Para sakaling babawi kami sa last week na medyo hindi maganda ang tanim. Dahil sigig ulan, sigig uwan. Ngayon medyo magandang panahon, ilang araw nang umiinit, almost one week na. So, naisipan kami magtanim uli ng pitsay. Ito sila ngayon. Yung asawa niya nagdidilig ng lupa. Yung si Pindita naman nagtanim ng pitsay. Ito yung lawak na tataniman nila. Hindi pa to hanggang doon yan. Hindi pa tapos. Hindi pa na bungkal, hindi pa na linis. Kulang pa ng linis ng ano. Yung sa unahan naman, may tanim na yan. Yung kaso lang, wala rin, hindi rin kami na-harvest ng maganda eh. Kaya ulit-ulitin naman namin. Ayan. Hanggang makabawi. Okay. Okay. Thank you for watching. Hello guys, good afternoon. Ito yung continuation sa pagtanim namin ng pitsay ngayon. Continuation mga pitsay. Ito sila, yung mga kamag-anak namin, yung mga anak niya, saka apo. Yung apo, itong pitsay na to, tinatanim after, pila kakwan na 3 weeks? After 3 weeks, pohon. Pwede na mag-harvest sila. Kaya lagi silang nagtanim ng pitsay kasi madali harvestin ang pitsay kaysa ibang gulay. Mayroon din itong radish kasama, itong dalawang plot na yan. Radish, kasi gusto nila rin bumawi dahil yung radish dati medyo nasira dahil sa sigi ng uwan, ulan. Ito. Ha? Ito tayo. Oo, oh, Tagalog lagi ko. Patayin yung Tagalog ganin naman. Wahot na matatagalog ganin. So, ito yun. Ito yun. Yan. Yan. Pitsay muna nila tinanim ngayon. Hanggang yan doon. Siguro bukas o sa pangalawa, bubunggali naman nila yan. Tapos, taniman din ang uli ng pitsay. Para at least hindi sayang yung pwesto, sayang yung lupa. Okay, meron din kaming pandilig ng halaman ito. Yan. Yung pandilig ng halaman namin, yan. Nakakabit sa hose, at mayroon pang sprinkler na yung umiikot sa pressure sa tubig eh sa lakas ng tubig, lakas din umiikot. Yan ang nagbibigay ng supply ng tubig sa halaman sa tanim na pitsay. Okay. Thank you for watching. Sa sunod na naman. Okay guys, ito naman continuation sa pag-alaga ng mga tanim sa mga pitsay. Ito sila ngayon, nagpreparasyon sa
Ano man? Oh, Pilipos o Guguria. Naiputi. Ingo man, 2 ka kilo ang urea niya, 3 ka kilo ang Pilipos. Oh, tulo duha di lima. Ayan sila. Nagpreparasyon sila ngayon ng urea at saka Pilipos. Kasi lalagyan nila ng mga fertilizer yung tinatanim nila na pitsay. Ayan. Kasi sa dami nito, sa lawak nito, medyo tama-tama lang yung binili kong 5 kilo. 2 kilo na urea, 3 kilo na Pilipos. Yan na lalagyan nila ngayon ng fertilizer. Yung ang tawag yan ay hinubik sa Bisaya. Ewan ko lang ano sa Tagalog. Yung hinahalo yung urea at saka yung Pilipos, tapos minimix nila, lagay sa tubig, tapos yun ang ididilig nila sa mga pitsay, sa mga vegetable. Okay, yan, kasama yung apo niya. Ayan, tumutulong na rin yung mga apo niya. Okay. Thank you guys. Thank you for watching. Hello guys, continuation natin ngayon. Magdilig na sila ng halaman, maglagay ng fertilizer. Yun na yung nimimix nila na urea at saka Pilipos. Mga ilang minutes ba na ibabaday? Pag natunaw na daw yung urea at saka Pilipos, ayan, natapos na, oh, nadilig na sila. Oh. Yan ang vitamins, yan, fertilizer na yan. Yan, kasama yung apo niya. Oh, yan. Itong lahat na to, lalagyan nila lang ngayon ng fertilizer para kahit paano, madali lumaki. Mga 3 weeks, mag-harvest na sila nito eh. Kaya, palagi nilang, mayroon talagang schedule na pang ano ng fertilizer, kaya lagyan ng urea. Tapos ito, minsan inisprihan dito dahil sa mga insekto. Oh, pagkatapos niyan, after mga ilang days, ispray na naman. Ah, karon? Mag-ispray daw siya. Mayroon kang pang-ispray? Ah, hindi pati ka-ispray? Okay, mayroon pala silang ano, pang-ispray ngayon. Pagkatapos niyan, iisprayhan nila pangpataboy ng mga insekto sa halaman. Yan naman ay mga after ilang linggo ba yan bago pwede maglilimawa ng spray? Mga 1 week. Mga after 1 week, wala na yan. Hindi na, pwede na siya na kung harvest, pwede na ma-harvest after 1 week. Ha? Tapos isprayhan na naman uli. Ayan, ha? Ayan. Itong lawak nito, i-sprayhan nila ngayon. Pagkatapos ng spray, siguro mamayang hapon, lagyan naman ng spray na pangtaboy ng mga insekto. Yan. Yan, yung mga halaman namin. Mayroon kaming malunggay. Ayan, malunggay namin, oh. Yan, katabi ng payag. Mayroon kaming sibuyas din. Ito mga sibuyas, oh. Yan. Mayroon kaming tanglad. Kaya ngayon, nagdala kami ng medyo, bumili ako ng kilawin na isda. Ayan, sinsakto. Mayroon na kaming magsabaw pang kamunggay, lawoy. Ayaw ko ano pa sa Tagalog ng lawoy. Lawoy ba? Ayan. Buti lang, nandito yung anak ni Pedrita. Ayun, nagasikaso sa pag-ano ng kinilaw. Ayan. Yung isa namin na ano, bugoy-bugoy dito, hindi naman tumulong. Ayan, nakaduyan-duyan lang, oh. Ay, tama dyan, eh. Nagpabili lang ng fried chicken. Ayan, hindi na nagtulong. Okay. Okay, guys. Thank you for watching.